Hello everyone! Welcome to my YouTube channel and meron ulit akong bagong video para sa inyo guys. And this time, I will be having a review dito sa The Body Shop Tea Tree Oil Treatment. This is the facial soap, foaming cleanser na soap. And this one, ito yung treatment niya, which is yung tea tree oil. So I bought these products last year pa. Because nagkaroon ako ng breakout dito sa my forehead ko before. So, I will insert some video clip anywhere dito ko saan siya mag-plug. Okay? So, dahil ganyan yung itsura ng skin ko dati. So, yes. Naghanap ako ng pang-treatment. And since marami na akong nababasa and napapanood na reviews on YouTube na maganda daw talaga yung tea tree para pang treatment ng mga blemishes. So, I tried searching doon sa internet kung meron akong pwedeng pagbilhan ng tea tree oil because I want talaga na i-cure yung breakouts ko. So, when I tried to search doon sa web, so nakita ko meron ang Body Shop. So, there. And exactly that time, this is buy one, take one for 740 pesos. Dalawang nakuha ko na ganito. As well, dito, this is buy one, take one for 450 pesos. Okay, for these products, dapat matagal ko na siyang na-review. Kaso, I was quite hesitant kasi wala siyang nagawa dun kasi sa skin ko. So, I'm not disappointed. So, nag-think positive na lang ako. Sobrang mahal yung product. Bakit ako magninega? Di lalo mag-breakout yung face ko. Kaya, inisip ko na lang baka hindi compatible or baka ayaw ng face ko sa tea tree. Kaya, hindi siya nag-work sa akin. But so far, kahit hindi nag-work yung mga products na ito sa akin, hindi naman siya, at least hindi naman siya lalong nag-cause ng breakout dito sa face ko. So, naging stable naman kung gano'ng karami yung blemishes ko, ganun pa rin naman, hindi niya dinagdagan. So, yun naman ang okay. So, by the way, I have a combination skin, but since I got the breakout, most of the time na naging oily skin na ako that time. So, there right now, under recovery pa yung itong face ko. So, meron akong ginagamit na ibang treatment. And if you want me to do a review at kung gusto nyo malaman kung ano yung treatment na ginagamit ko ngayon to cure my breakout, so, comment down below lang so that I can do a review for you. By the way pala, baka karamihan sa inyo nag-iisip na, wow, napaka-glam naman ng face niya ay gumagawa lang siya ng review. Yes, talagang nag-dolled up ako ngayon. At sa katatapos ko lang gumawa ng video sa collaboration video namin. So, stay tuned dyan sa video na yan, kung ano man yung collaboration video namin na yan. So, it will be up on my channel soon. And as well, dun sa mga channels ng mga kakolabs ko. And since nagagandahan ako ngayon sa face ko, etos. So, yan. Naisip ko na, why not? Lumawa pa ako ng isang video kasi na-inspired ako kasi nakadulled up ako ngayon. Let's start na yung kung ano yung pros and cons ko. For the packaging, hindi siya nakalagay sa box. So, nung binili ko, ganito na siya. Nakalagay lang siya sa isang bottle. Okay, may dumi. May dumi. And then, okay, very simple lang yung packaging. So, green na green. So, ganito talaga. Talang tea tree yung kulay niya. And then, wala naman ako masabi dito sa may packaging ng facial foaming cleanser na ito. Kasi, nasa pump tube na siya. So, very easy lang siya na gamitin. Hindi na mahirap pang kailangan mong itaob na ganyan para lumabas yung product. So, all you have to do is to pump this one. This is a liquid. Pero pag sinake mo, may mga bubbles. Bubbles lang yung lumalabas. Talagang bula lang yung lumalabas. So, nung first, hesitant talaga akong gumamit dito. Kasi sabi ko, ano to? Bula lang. This is 740 pesos and bula lang yung lumalabas doon sa pump. And then, nung trinay ko, kasi ignorante ako eh. And then, nung pinahid ko na sa face ko. So, yan. In-start ko na minasage. Upon massaging yung bula lang na yon. So, para din pala siyang sabon. Kaya pala, foaming cleanser. Yes, napaka-ignorante ko. And next one, this is the treatment. This is the tea tree oil treatment. So, I think this is a pure tea tree oil. Kasi yung scent pa lang nito, sobrang tapang.
Although itong foaming cleanser din na ito, meron din siyang scent, pero hindi ganoon. So parang fresh na fresh lang yung amoy, pero ito sobrang tapang. So sa mga sensitive na ayaw yung mga masyadong matapang na amoy, I don't know if magugustuhan niyo yung amoy nito. Okay? And then yung packaging nito, okay? So pag i-open, kailangan medyo i-push ito. So, kasi pag ginaganyan lang, hindi mag-open. So, kailangan medyo i-push down para, kasi mararamdaman mo pag nag-click siya, pag finish down. And then, para mabuksan siya. So, there you go. So, ganyan lang siya. And then, ganito yung packaging niya. So, this one, hindi siya convenient. I hate the packaging, lalong-lalo na yung labasan ng product. Kasi ang hirap niyang palabasin yung product kasi may maliit na tube doon sa loob. May super liit na tube doon sa loob at kailangan doon mo pa ipadaan yung liquid bago siya lalabas dito. So, per drop siya. So, I guess yung positive side lang nito is hindi gaanong marami yung product na lalabas. So, matipid siya. Pero ang mahirap nga dito, kailangan mong ihanap ng angulo kung paano mo siya palalabasin. So that's it. Ayoko yung packaging nito. Step by step ang paggamit nito. So this is a step 1. Gamitin mo na itong facial foaming cleanser. And then step 2, pagkatapos before matulog and even in the morning before mo ilagay yung mga anik-anik sa mukha mo, yung mga makeups. So ito munang ilalagay. So step 1 and then step 2. Okay, so this foaming cleanser pala. Unlike any other cleanser or facial cleanser na pagkatapos gamitin, it feels like baby bot yung mga faces natin. But this one, it's not. Hindi feels like baby bot. Hindi soft ang skin. Pero ito, mapifeel mo talaga na fresh, parang naalis lahat ng dirt doon sa skin ninyo. And then, one thing dito pala na nagustuhan ko dito sa tea tree, meron siyang tingly effect doon sa face na hindi naman siya irritating. Pero yun, pag na-feel mo yon parang yon fresh na fresh yung pakiramdam ng face mo na medyo may tingly na nararamdaman. And I think siguro yun yung tea tree, nag-work siya sa skin para talagang ma-penetrate sana yung mga dirt. So, there, ito ang pros ko dito sa my tea tree facial cleanser. Pero ang ayaw ko lang dito, yes, it is very expensive. Regular price na yung 740 pesos for one bottle lang yon. So, kung naubos agad ito, then kailangan mo ulit mag-purchase, mag-repurchase ng 740 pesos. Eh, kung gagamitin mo lang to ng 2 weeks, edi sayang lang ang pera. Very expensive. And one thing, wala talaga siyang nagawa sa pag-lessen ng blemishes ko. Pero, I will not purchase it again. Because it's too expensive. And now, for the treatment! Yes, this is the star of the show. Yung tea tree oil treatment na ito. Because yun nga, sabi ko, maraming, it works wonders ito. Lalong-lalo na sa mga pimples. Pero, walang na-work wonders sa akin dito. And then, first impression dito upon opening this, the bottle. Very strong yung scent niya. Kaya para sa mga scent conscious, hindi nyo ito magugustuhan. Upon applying this product, tingly din yung effect niya ito sa skin. Pero since yun nga, sabi ko, nung nag-umpisa ako nag-breakout, dapat combination skin lang ako. Ngayon, naging oily skin na yung entire skin ko dahil sa breakout ko na yan. So, dapat yung effect nito, it has a drying effect kasi idadry niya dapat yung mga blemishes. But since I use this one, hindi niya nakaya yung powers ng pagka-oily ng skin ko. So, wala siyang nangyaring drying effect sa akin. And then, wala talaga siyang nagawang malesen man lang kahit konti yung mga blemishes ko. Kaya, I will not repurchase this again. For this 0.33 ounce ng product, I will not repurchase talaga kasi this is 450 pesos. Tapos, napakaliit ng bottle. Wala pang nangyari sa face ko. So, it's a big no-no. Sobrang mahal niya. So, I will not repurchase it again. But one thing na nagustuhan ko dito. Okay, since sabi dito, nung instruction naman sa akin, this is the first step. Then, after ng first step, this is the second step. Then, pwede mong gamitin ito night and day. On the daytime, pwede mong gamitin ito
before applying yung mga foundation and other makeup sa face, pwedeng ito muna ang gamitin as a base. Since sinabing pwedeng gamitin ito as a base, ang ginagawa ko na lang dati, hinahalo ko siya sa foundation ko. So, kahit anong foundation na gagamitin ko that day, hinahalo ko siya. And the good thing in here, it works like a primer. Ito, really. It works like a primer. It works wonders. Pag hinalo mo siya sa foundation. So, talagang pag linagay mo yung foundation, mag-sink in siya sa skin mo, mag-lalak siya, and then mag-mattify ka. Pag nasa oily skin ka, hindi naman all day, pero yung longevity ng product sa face mo talagang ma-hold niya before ka ulit mag-retouch ng any powder or bago ka ulit gumamit ng blotting sheet, kung magamit ka ng blotting sheet. But for me, I am not using any blotting sheet. Okay, for my final say about these products, this is not for the hype. So, I will not repurchase it again, especially itong tea tree treatment. Kasi, katulad ng sabi ko kanina, it's very expensive and wala siyang nagawa sa face ko. Pero kung may nagawa siya sa face ko at talagang nakli-clean niya yung mga blemishes ko, nalilesa niya yung mga blemishes ko, kahit mahal ito, sige, pagtsatsagaan ko. But since wala talaga siyang nagawa, so I will not repurchase it again. And sabi ko sa script ko, maybe this one, I will repurchase it again kasi yun nga, nagbibigay ng cooling, tingly, and then a very clean and fresh effect sa face. Pero napag-isip-isip ko, ngayon lang, hindi na. Kasi talagang mahal siya, 740 pesos. Wow, mahal. And madali itong maubos. Honestly, madali itong maubos. So, there you go. Those are my opinions about this tea tree oil treatment by The Body Shop. So, sana nagustuhan niyo itong review na ito at nakatulong sa inyo. Pero kung na-try niyo na rin yung product na ito and then iba naman ang naging effect sa inyo, just comment down below. So, thank you guys for watching at hanggang sa susunod ko po ulit ng mga videos. Bye!